Magandang araw sa ating lahat, mga nanay at tatay. So for today's video, ipapakita ko sa inyo kung ilan na ba ang nabili nating bigas simula nung nag-umpisa tayong mamuhuna ng isang sakong bigas. So nag-umpisa lang talaga tayo sa isang sakong bigas. Yung 25 kilos na bigas, ayun yung umpisa nating puhunan sa bigas. So ipapakita ko sa inyo kung ilan na ba ang nabili natin ngayong bigas sa loob ng 2 taon. So ito guys, ipapakita ko sa inyo kung ilan ang kaya na nating bilhin ngayon. So ayan guys. Ayan po mga kananay at katatay. So ayan na yung bigas natin ngayon na kaya nang bilhin ng ating munting tindahan. So ayan, 25 kilos yan. Ayan, 25 kilos. Kaya nang bumili ng ating munting tindahan ng ilang sako to. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayan mga nanay o. 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, nung nakaraang linggo lang po kami namili niyan, mga nanay at tatay. Nung nakaraang linggo lang kami namili niyan. So, meron nang nabawasan na yan eh. Meron nang nabenta niyan. So, ang laman niyan sa isang sako na yan, 25 kilos. So, tapos ito, tiglilimang kilos naman to siya. Sa isang sakong ganyan, ang laman niyan, 10 pirasong taglilimang kilo. Ito po yung laman niyan. Ito siya, yan yung laman niyan sa bawat sako. Dito sa, dito sa kulay blue na to na lagayan. Ayan. Ayan, 5 kilos po yung laman niyan. Ito, 5 kilos po yung laman nito bawat. Ayan, yung dalawang yan. Ito. So, ang laman nito, wala pang bukas to mga guys eh. Wala pang bukas to mga nanay at tatay. Ang laman niyan is 10 tigil 5 kilo. Kasi, hindi pa nabawasan ito. May bukas pa kasi. So, ayan na yung kaya natin bilhin ng ating munting tindahan. So, medyo marami-rami na rin. So, nag-umpisa talaga ako sa isang sako na 25 kilos. So, binibenta ko siya dati. Ang puhunan ko lang nito sa 25 kilos na isang sako, 960 o 960 yon. Tapos, binibenta ko siya ng 45 ang kilo. So, dati kasi dyan lang kami sa bumibili sa may malapit lang din na grocery dito. So, syempre, medyo mahal. So, naghanap kami ng rice mill na mas makamura kami. So, ayun. Nakabili kami doon. Doon namin nabili ito sa rice mill na po mismo. Hindi na po siya doon sa may malapit sa grocery dito sa amin. So, ayan na siya. Ang isang 25 kilos lang dati, dumami na po siya. So, sawa din ng Diyos, sawa ni Papa Jesus, na bless po tayo mga nanay at tatay. Sana dumami pa tong bigasan natin. Ayan na po yung bigas natin ngayon. So maraming salamat. Ayan lang po yung natin ngayon. So yun na yung kayang bilhin ng ating munting tindahan. Yung 25 kilos dati, ngayon sa loob ng 2 taon, medyo marami-rami na rin siya. So sana mapaikot pa natin ng marami. Sipag at tiyaga lang talaga guys. Yun lang talaga ang mahalaga sa atin. Na may mga negosyong tulad na ganito na maliit lang muna. So sipag at syempre dasal at pakikisama talaga sa mga tao, sa mga bumibili, sa mga customer natin. So yun po yung pinakamahalaga na gagawin natin. So, sa susunod na advice ko sa iba na nanonood sa ating mga viewers ngayon na may mga negosyo, na munting negosyo na tulad na ganito, maghanap kayo ng mabilhan na mas mababa, na mas mura, dun kayo bumili, dun kayo kumuha. Sa katulad sa bigas, kunyari sa bigas, mas maganda pag sa mismong rice mill kayo bibili para mas makamura at mabenta nyo din siya ng mas mababa.
So, mas mabilis yun umikot yung pera. So, yun yung mas magandang gawin. Maghanap muna kayo kung saan yung mas mababa. Kasi ako ngayon, dun ako mismo sa mismong rice mill, ako bumibili ng mga bigas ngayon. Para mas malaki yung tutubuin ko ng compare dun ka sa grocery. Malaki na kasi dun eh, kasi may patong na yun eh. Dahil yung mga nandun na bigas, meron na rin, ano, yung galing din yun mismo sa rice mill. So, mas maganda talaga na dun ka sa kanila bibili. Yun nga lang, eh, kailangan mo talagang magtiyaga. So, yun lang muna guys. Yun lang muna ang aking video na to. Maraming salamat sa mga lahat ng nanonood at sumuporta sa akin, sa lahat ng mga nag-subscribe sa aking YouTube channel. Maraming salamat sa mga nagtiwala. At abangan nyo palagi ang aking mga i-upload pang video. Maraming salamat sa inyo mga kananay. God bless. Until next time, bye!